araw mga ka-probinsya. Ngayon, ay ituturo ko sa inyo kung paano ako magpunla dito sa probinsya. Para lang, hindi ako eksperto sa pagtatanim. Ang pagtatanim ko ito ay base lang sa aking experience dito sa probinsya. Ayan. Ang ipupunla ko pala mga ka-probinsya ay siling na buyo. Ito yung buto. Itong buto na to ay hiningi ko lang sa kamag-anak ko. Ang gagamitin ko nga pala sa pagpunla ay ito, nabubulok na puno ng niyog. Ito, bulok na puno ng niyog. Tapos ito, lupa na pinagulingan. Tapos ito, lupa lang talaga siya. Dilaw, medyo madilaw ang lupa dito. Ito yung lupa dito, pure na lupa. Tapos ito, yung tae ng bulati na kinuha ko sa bukid, sa gubat. Kung gusto nyo mapanood kung paano manguha ng tae ng bulati, panoorin nyo, nandyan sa ibaba, sa link description sa ibaba, panoorin nyo. Ito ay tae ng bulati, lupa na pinagulingan, at saka ito, puno ng niyog na nabulok na puno ng niyog, at saka yung lupa lang talaga. Ngayon, itong apat na ito ay pag-haluin ko. Itong apat na ito ay ibibig ko, pag-haluin ko sila. Ito ay durog na pala, durog na durog yan. Ayan mga ka-probinsya, tapos ko na siyang haluin. Pagkatapos, ilalagay nyo dito sa tray. Ayan. Ito nga palang tray na to, itong tray na to ay hiram ko lang. Hiram ko sa dating pinagtatrabuhan kong farm. Ayan, ilalagay ko na. Thank you.
halip yung hanok na yan. Pagkatapos ay ito yung punla ko, mga kapromisa, siling labuyo ito. Pagkatapos ay ipupunla ko siya isa-isa. Yung iba kasi ang ginagawa, isa-dalawa salitan. Yan ako, isa-isa lang ang gagawin ko. Medyo matagal, tagaan lang. Lalagay ko siya isa-isa. Medyo matagal ang tagal ito, mga kapatid ka. Kasi isa-isa kong nilalagyan ang bawat butas. Ayan mga kaprobinsya, nakalagay na siya. Gaganyan ko na lang yan para matahuban. Ayan gaganyan ko lang ng kamay ko yan. Natahob na yan. Ayan. Ay siya nga pala mga kaprobinsya, yung iba kasi bago nila punlaan, binabasa muna nila ng maligamgam na tubig para mamatay ang bakterya. Pero ako, hindi ko na siya lalagyan. Ayan. Okay lang naman yan kahit hindi mo siya lagyan. Ayan. A few moments later. Pagkatapos mong lagyan to ng punla ng siling na buyo, siyempre, lalagay ko na dito. Dito sa ginawa kong punlaan, lalagay ko na. Kailangan natin dirigin. Kamay lang ginamit ko para hindi masyadong tama yung mapunla. Kasi pag hindi mo gagamitan ng kamay, lalabas yung mapunla. Sinubukan ko ang ligadera. Kaya lang, medyo malaki bang ko ng ligadera ko.
malakas, malaki ang butas. Malabas yung muna, kaya kamay na lang gagamitin ko. Diwan pa lang ito. Ito ay yung sa pagpupunla pa lang. Hanggang sa pag simula pagpunla, pagtanim, hanggang sa pag-arbit, tuturo sa inyo kung paano. Ayan, mga kapinsyas. Ganoon lang ako kapunla ng siling labuyo. Ito ay siling labuyo tutorial. Tuturo ko sa inyo kung paano. Dito na lang sa mga sumunod na araw ulit. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking munting channel, subscribe ka naman. Paki-click na rin ang notification bell para lagi mo updated kung may bago ko. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyong panonood. Bye.